Good morning mga kamoto, ayan. So welcome to my Kamoto Talk. At this time, no, wala tayong kakwentuhan. So, eto kamoto ha. Medyo palaisipan to. Matagal na actually yung palaisipan sa akin to. So gusto kong i-share sa inyo. I did some researches, okay. And yun, I figured out na sa akin, in my own opinion, hindi ko yung sinasabi na 100% na magiging tama ito. Or 100% accurate ito. But then, it will just give idea. Okay? So, in my own opinion, kamoto, ito ha. Nandito tayo sa may COVID. Okay? At ang COVID naman eh, may mga nagsasabi kung totoo ba at hindi totoo. Actually, kamoto, COVID is real. Okay? It's like any virus na present dyan sa paligid natin. At sabi nga naman nila eh, nag-evolve daw itong virus na to. For me, kamoto, it's like a common flu. Okay? It's a seasonal flu. Alam niyo ba, kamoto, na sa US, okay, United States of America, ang flu is walang gamot. Diyan takot ang mga Amerikano. Okay? So in short, ang flu sa Amerika, pag pumunta ka, walang gamot. Okay? Pero ang flu dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Asia dahil tropical country, eh hindi siya ganun ka-deadly. But yes, nakakamatay siya pero hindi siya ganun kalaki ang effect sa atin. What I posted here is antibodies. So lahat tayo kamoto, aminin natin, no? Meron tayo sa mga katawan natin na tinatawag na antibodies. Kumbaga, meron diyang parang ganito 'yan eh, isang red blood cells tapos isang white blood cells. Hindi pwede sa katawan ng isang tao, kamoto, na red blood cells lang at wala kang white blood cells. Kasi white blood cells are the plasma. And the red blood cells are the, parang ito yung sundalo ng katawan natin. Kaya tinan mo, pag nasugatan ka dyan, unang-unang lalabas, dugo. Okay? So, after dugo, linisan mo yung sugat mo. Hindi ako medical doctor, kamoto, ha? Pero nagre-research din naman ako. So, sa inyo na to, kung maniniwala kayo o hindi. After mo punasan yung dugo, kamoto, lalabas dyan yung puti. Okay? So may puti dyan. I'm not sure if plasma kung tawagin nila yun. Pero yun yung parang pinaka-white blood cell na siya yung magpapatigil nung bleeding sa katawan natin. Ganito. COVID-19 ngayon. Okay? Hindi lang naman ito yung pandemic na pinagdaanan natin. Sa generasyon natin, no? Ito yung pandemic na pinagdaanan natin. Pero may mga nauna pa dito. At parang ano, history repeat itself. Pero iba nga lang sakit. Sa akin kasi, yung bakuna, kung pag-uusapan natin. Okay? Virus, parang virus din yan eh. Okay, again, parang virus din yan. Ayoko magbigay ng exact na ano. Pero let's say, parang virus din yan. Tuturok natin sa katawan, tinurukan siguro tayo na mahina na COVID. Pero, ini-immune yung katawan natin para sinasanay na tayo na, okay, si COVID nandito na sa atin, pero mahina, and then para pagka tinamaan nga naman tayo ng COVID, hindi na ganung kalakas yung sakit na tatama sa atin. Kumbaga, immune na yung katawan natin. So, kung mapapanood nyo dun sa movie na The Flu, no? Actually, the movies nowadays are the one who's giving an idea dun sa mga viewers niya. Sa atin lahat. Dun sa flu, di ba, ang dun is, kung napanood niya, it's a Korean version, The Flu. So, hinanap nila yung lalaki. So, lahat sila dun, nagkasakit, pandemic. Okay? So, lahat dun, namamatay. Deadly talaga yung kasi maya't maya, duduguan yung ilong, nagbabagsakan, naguubuhan. Yun talaga ang masasabi kong totoong deadly. Sipin mo, mamamatay ka sa kalsada bigla eh. Hindi ka naaabutin sa ospital eh. At yung mga humahawak sa'yo talaga agad, talagang patay. Diba? Liba na lang kung talagang, isipin mo sa Pilipinas, kamota, yung naka-PPE nga, nagkakasakit pa eh. Yung PPE, nagkakasakit pa. Naka-PPE sa ospital ha. So medyo high exposure sila dyan. Ngayon, itong bida na to, hindi ko masasabing bida kasi namatay pala siya. So, nagkaroon ng hinanap yung lalaki at buti na lang, bago namatay yung lalaki, eh, nakuhaan siya nung antibodies. So, main idea here is, bakit hinanap yung lalaki? Kasi yung lalaki, meron siyang antibodies
doon sa sakit na yun, isipin mo sa lahat ng mga nakasama niya, sabihin natin 12 sila doon, siya lang yung nag-survive. At Filipino yon, kamoto, panoorin niyo yung The Flu nung Korean ha. Filipino pa yon. So it's something has to think again. Mapaisip ka talaga, ba't Filipino? Okay. So okay, isipin nyo kamota. Gusto ko yung mga medyo mindful na ano eh. So ayun, nahanap nila yung lalaki na yon. At the end, namatay yung lalaki. Okay, namatay yung lalaki. So, akala nila na wala na yung antibodies sa katawan ng lalaki. Kasi pag namatay ang tao, nawawala na yung antibodies. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa movie na yun. Ha? Dapat buhay pa yung tao eh. So, in short, namatay yung lalaki. So, they feel hopeless lahat. Yung pala, naturukan na ng gamot yata yung batang babae. Yun yung pagkakatanda ko kamoto, pero panoorin nyo ulit ha. At the end, ganun pa rin naman yun eh. So, kinuha yung dugo nun, nailipat doon sa batang babae, at siya yung proof na nag-survive sila. Ngayon, gusto nung government na kuhain yung dugo nung batang babae. Bakit? Kasi meron na siyang antibodies. At doon, paparamihin yon para gawing bakuna. Okay? So, edi, anyway, ginawa na yon, ginawa na. So, di, okay, sa end ng video, ano dun eh, hindi naman sinabi ko nag-survive lahat. Pero ibig sabihin, ang pinapoint out ko dito, kamoto, kinuha yung dugo ng ano, lalaki, sinali nun sa babae, so yun na yung naging bakuna nila. Ito pa, kamoto. I can say that the real mafias, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, are the pharmaceuticals. Okay? Bakit ko nasabi? Una, alam natin na ang ginagawa nila is chemical. Droga. Okay? Drugs. Medicine, drugs. So, it's not natural. Okay? So, itong mga droga na to, itong mga drugs na to, para susyalin, okay, is meron mga chemical. At itong mga chemical na to, ay tinuturok sa atin mga tao. But, before iturok to sa ating mga tao, syempre, they did lots of research, experimentation, tinuturok muna nila sa mga hayop, and then, that's the time na they will decide kung, okay, ituturok na natin sa mga tao. So, okay. Sa madalit salita, pharmaceutical, gumagawa naman sila ng paraan, pero drugs. Ang point ko dito, may chemical. So, it doesn't comes naturally. For example, to me, okay, I'm a cancer survivor. So, I'm at stage 3, colon cancer survivor. Ngayon, kung dati pala, pinakinggan ko yung doktor ko. Okay? So, may mga kakarelate sana dito. Kung pinakinggan ko pala yung dati yung doktor ko, at tinake ko lahat ng medicine na ipinapatake niya sa akin, I'm sure patay na ako ngayon. Bakit? Ang tanin sa akin, 2 years. And then, 5 years ago. So, 3 years na yung ano. 3 years na yung nadagdag sa akin. So, kung tinake ko pala yun, at nasanay yung katawan ko doon sa gamot na tinitake ko, hindi ako pwedeng tumigil. Bakit? Sanay na yung katawan ko doon, yun na yung hahanapin ng katawan ko. Hindi rin ako pwede basta-bastang lumipat ng herbal. Okay? Kaya, eto, kamoto ha. Merong mga tao na galing sa gamutan, nagtitake ng drug medicine, tapos biglang lilipat sa herbal. Ngayon, paglipat nila ng herbal, patay sila. Bakit? Hindi kaya ng herbal yung dosage na binibigay nung ano, nung medicine na drugs, yung mga chemical. Kaya hindi ka pwede basta-bastang umalis. Kaya kung ano ang naumpisahan mo, hanggang sa huli doon ka na. So ang gamot natin kamoto is aminin na natin. It's a chemical. So lulutuin niya yung katawan natin. At pag naging dependent yung katawan natin doon sa gamot na tinitake natin, doon tayo nai-immune. But once we stop, patay tayo. Have you seen any survivor na after ng dialysis, it's just a few months, a years maybe, tumatagal sila? No. Patay sila. If you are undergoing under dialysis, if you stop that dialysis, tingin mo, mabubuhay ka agad? No. Bakit? Immune yung katawan mo. Sasanayin ng gamot yung katawan mo. It's like, what happening now, kamoto?
hindi sinasabi to ng mga malalaking pharma. Pero kamo to sa program ko ha. Ito, dito nyo maririnig. Ang antibodies natin, it comes naturally. Paano natin papalabas yung antibodies natin? Medyo kind of weird, pero meron tayong tinatawag na urine therapy. Yung urine therapy na yon ganito. Sa madalit salita, iinumin mo yung ihi mo. I'm not saying na inumin mo 100% yung ihi mo. Pero bakit ko sinasabi? Okay, scientifically explanation, halimbawa ulit. Nakagat kayo ng ahas. Search nyo sa YouTube ha. May mga nakagat ng ahas. Ano gamot doon sa kagat ng ahas? Hindi ba't venom din from the snake? Ah, di ba? Hindi ka pwede magbigay-bigay ng maraming iba-ibang gamot. Kasi bakit? Bakit kinagat ka ng ahas, ang in-injection mo sa pasyente mo, venom din. Nagaling mismo sa ahas. Simple lang ang scientific explanation doon, kamoto. Once na in-injection mo yung kagat na yung venom sa katawan mo, dahil nakagat ka ng ahas, ang pangontra din is mismo gamot din is yung venom ng ahas. Doon madedetect ng katawan mo. Okay? Doon madedetect ng katawan mo yung pumasok sa iyo. Ngayon, ang mangyayari dito, magkokontrahan yung ano, yung sakit na parehas na yon, maglalaban yon. Diba? Maglalaban yung sakit na yon. And that's the time na mai-immune na naman yung katawan mo. Bakit? Masasanay na naman yung katawan mo. Ibig sabihin, yung katawan mo, meron siyang mga nerves na na-a-adapt yung mga pumapasok sa atin. At once na ma-adapt niya yun, pack register sa nerves natin, okay, tanggap na nung katawan natin. So, immune na tayo dun. Ganon din sa pag-take ng gamot. Okay? Medyo, I know some of you are thinking right now. Pero that's the natural way. Diba? So, ang galing, kamoto ha, ang galing ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Yung minsan, sagot sa tanong natin, nasa sa atin na mismo. Hahanapin na lang natin. Ang usapan natin dito, kung paano ka mai-immune. Yung mga vaccine, tinuturok sa atin, ini-immune tayo. But then, it has a chemical. Hindi siya natural. Kaya, swerte ka mo ito nung meron mga tao na meron talagang antibodies. Yung antataas ng tolerance nila at resistance nila dun sa mga sakit-sakit na pumapasok. Tapos, ang gagawin ng iba, ay yung iba, hindi nagtitake ng gamot. Water-water lang. Kasi bakit? If they took medicines, pinasok nila sa kanila, katawan. Tinigil mo yung gamot na yon. Do you think magre-release pa yung katawan mo ng sarili niyang gamot? Hindi na. Alam ko napapaisip na kayo ako doon. I'm not saying na huwag kayo magpabakuna. It's optional. Okay? At baka mamaya iban tayo ni Facebook. But COVID-19 is a huge business. Sample ko. Ngayong magdarating na ECQ, 'di ba marami pang hindi natuturukan? Marami pang tao na papaisip. Magpapaturok ba ako? Baka delikado, baka manghina ako, ang dami-daming side effect. Yes, bakit kamo to? Nagkakaroon ng side effect, bakit? Ito, paliwanag ko dyan. Hindi siya na yung katawan mo eh. Ngayon, kailangan niya ma-adapt yun. Hindi natural. Kaya tayo minsan lalagnatin. Minsan, yung iba, sa kasamaang palad na mamatay. Yun. Kaya namamatay yung iba. Minsan yung iba naman, marami ng komplikasyon. Minsan yung iba, tinamaan na rin ng sakit. But if you survive with this COVID-19 at immune na yung katawan mo, that's good, tutuloy ka. Pero who can tell, di ba? Lahat naman tayo at the end, magkikita-kita tayo sa finish line that kahit anong gawin natin, kamoto, no, na pagtuturok ng mga gamot sa atin, at the end, doon din naman tayo pupunta. Kaya nga for me, sana, let's enjoy life. Napakaigsi. Kaya lang, hindi naman nawawala sa atin, kamoto, yung iba dyan, gusto pera-pera, sila ma-enjoy, that's their way.
pero hindi na nga lang mga tao. And I think this ECQ, kaya to ginawa ulit. Bakit? Logic lang, kamoto. Nagdatingan yung mga gamot. There is another variant of COVID. Okay, sige, fine. May variant. Hindi tayo doktor. They are expert. Yes, they are expert. But then wala silang magawa. Aminin na natin. They are saying that they are expert. But wala silang magawa to stop this virus. Okay? Eh, kasi yung mga Pilipino rin matigas sa ulo ay magpabakuna. Pero hindi naman pwedeng dapat mandatory yan. Pero yun nga, nag-gets nyo kamoto. Kaya i-ECQ. Tapos ang sinasabi ng mga paglalabas ka, dapat meron kang certificate ha, na fully vaccinated ka ha. So, ibig sabihin, kapag fully vaccinated ka na, ikaw lang makakalabas. So, those who are not fully vaccinated, na, dahil magiging carrier ka pa din, but still, si fully vaccinated, magiging carrier pa din, pero makakalabas siya. Pero yung, hindi pero yung isang hindi fully vaccinated at hindi pa talaga nababakunahan, carrier ka pa din. Pero hindi ka makakalabas. So, titigil yung buhay natin dahil sa ganon kamoto. AECQ. O, sige. Ayaw nyo magpaturok ng bakuna. Sinasayang nyo yung mga bakuna natin na bagong dating, ha? Million-million yun. Sisirain nyo lang. And that vaccine, I think, will last only two months. O ngayon, pag hindi nagamit yun, edi rara-treat na natin yung mga tao na liable dito. Yung gobyerno, babalikan na naman ng mga Pinoy. O, sabihin na sinasayang yung pera natin dyan. Well, think. Kamo to. Ganun na mangyayari dyan. Kasi marami ayaw magpabakuna eh. I'm not forcing you to have your vaccine, but of course, you have to think what's the, ano kumbaga, ano yung kapalit nitong mga to. Paano ako kamoto? Aminin ko, fully vaccinated ako, pero nanghina ako. Okay, and next week, mag-undergo ako ng therapy. Okay, sige, I do have an existing health condition. I have cancer. Pero sige, gagamutin ko, pero hindi ako magte-take ng mga gamot. So, I'll do it naturally. So, update ko kayo next week. So, punta ako ng Lucena City para magpagamot. And then, yun kamoto. Yung antibodies natin, sana, no? The government. Kasi wala eh. Government is under IATF. So, currently, kahit may presidente tayo, the real president of the Philippines is IATF. Bakit? He's the one to decide. Okay? Approval na lang ang presidente. But once you convince the president, parang ganito din. Sige nga. Sinong hindi matatakot, ikaw takuting ka. Siyempre, gagamitin din na to ng ibang politician. Of course, election. So, sa ngayon, Delta variant, letter D. And then, pag lumapit na yung election, eh di Eco variant na yan, letter E. It's election variant. Diba? Hindi naman ganyan sa ibang bansa eh. Ang mahirap kasi dito, bubulagin tayo ng mga media. Ayan, nanood-nood tayo. Mas gusto ko pang panoorin na lang yung mga, ano, yung mga individual na they're saying na ganito yung experiences ko. So, at least doon, may either positive or negative. Idadigest ko. Hindi na ako makikinig dun sa mga media-media na wala naman talagang katuturan. At hindi naman sinasabi yung totoo. Nakikisabay na lang sila dun sa issue. So, isipin nyo, kamoto ha, antibodies. Antibodies comes naturally from our body. Yan yung defense natin. So, kung saksakan pa tayo ng saksakan ng gamot, kung masasabi, pwede maging maganda ang epekto, pwede din naman na hindi maganda ang epekto. But honestly, nung sinaksakan ako ng vaccine, Sinovac, yun, medyo maraming nagbago. Okay. Hindi ako sakitin. Pero ngayon, ubo, trangkaso, sipon, bilis kundapuan kamoto. Bilis kundapuan. Hindi ako sakitin, ha? Alam ng asawa ko yan. Kahit na meron akong cancer, hindi ako sakitin. Pero nung tinurukan ako ng bakuna, ayan. So yun, sa akin lang yun. Hindi ko alam kung sa ibang tao, ganun.
Siguro namatay yung antibodies ko at ito ang pumalit. So yun, medyo mag-isip-isip din kayo. Kasi, itong bakuna na to, Kamoto, aminin na natin. Sa pagkakaalam ko lang ha, hindi naman siya totally approved eh, ng FDA eh. Binigyan lang siya ng emergency para mabilis. So, pagkakaalam ko, Kamoto, again, take note, pagkakaalam ko, hindi naman siya approved. Binigyan lang siya ng emergency, ano, para mabilis. But yet, ang mangyayari dito, experimentation tayo. Sabi, nung una, nung hindi pa tayo natuturuan ng bakuna, magiging maganda daw yung ano, hindi na daw tayo matay, magkakasakit, but there are some people na naturukan, but still, namatay sa huli. So, yun yung pinupunto ko, pupunta talaga tayo lahat doon. Pero pagkakakitaan muna ng maraming pharmaceuticals yan. Yan. At alam nyo, Kamoto, hindi ko sinasabi na hindi totoo ang COVID. Actually, COVID is real. Hindi naman yan sasakyan ng buong mundo kung hindi totoo. Pero syempre, sana mapansin din ng gobyerno, kung alam natin sa sarili natin na kaya natin yung sakit, okay, edi kung ikaw, pabakuna ka. Kung ikaw, ayaw mo, o di huwag ka magpabakuna. Ganun lang, it's optional. Ang tao, hindi pare-parehas yan. Okay, hindi tayo pare-parehas ng health condition. Meron sa atin malalakas, yung tolerance, yung resistance sa mga sakit. And then, yet, ito, kailangan tayo lahat bakunahan. Imagine that. So, okay. Pag-i-ECQ na, Kamoto, August 6 to 15. And I am sure, may extend yan. Just like before. At pag na-extend na extend yan, at nakalabas ang fully vaccinated, ayaw nyo man, pero minsan mapapaisip na kayo. Kailangan ko ng pabakuna. Kasi bakit? Wala na akong trabaho. Hindi na ako makapagtrabaho na maayos. Do you have choice? Yes, you have choice. Pero you have to face both negative and positive. Isipin yun. Labag sa loob mo magpabakuna, pero kailangan mo magpabakuna. Bakit? Kasi para makapagtrabaho ka. Gusto mo humaba buhay mo dahil hindi ka naniniwala sa gamot? Okay. Be it. Paano ka nga makakapasok sa trabaho kung i-re-required naman nila? At kung hindi ka rin naman makalabas kasi hindi ka fully vaccinated. Do we have choice, mga Kamoto? Wala tayong choice. Ayun na yun. Lahat tayo dadating sa punto na mababakunahan. Sabi ni human sample talaga tayo ng mga scientists kung makakasurvive ba tayo imbento nilang vaccine. That's what I'm pointing. Currently, ngayon, maraming variant. Okay? Hindi nga, expert sila, pero hindi nila na-predict noon ha, na magkakaroon ng maraming variant. They're saying that they are expert. Pero, kung ako lang, eh kasi, dyan na yan eh. Wala naman tayong kapangyarihan eh. Napaisip kayo. Lahat tayo naman, Kamoto, matitigok. Oh, lahat naman talaga tayo. Pero what's happening right now is experimentation. Lalo na yung QR. Di ba kailangan mo mag-QR? Pero may QR nga tayo dito sa Pilipinas, pero sa Blay naman. Di tayo ganun kayamang bansa, Kamoto. Kaya isang kompas lang sa atin. Susunod at susunod tayo. No? Kasi wala tayong ganun katalino ng mga researchers. Sasabihin lang nila expert sila. Why we can't admit? Hindi tayo expert. Hindi sila expert. Because if they are expert, lahat yan, implemented yan. Hindi nalalaki yung sakit. O, pero sige, sabihin natin isang factor dito. Mga Pilipina nagdadalawang isip. Yung ibang bansa wala ng face shield. Yung ibang bansa wala na nga rin face mask. Sa Pilipinas meron. Hindi mawawala yan. Kailangan face shield, face mask. And yet, after a year, may face shield, meron tayong face mask. Nawala ba yung COVID? No! We are just wasting funds, our own money, government fund. Yeah, we are wasting. We are wasting. Kasi bakit? If not, lahat tayo okay. They will kill the business.
And ito na yung pinakamalalang nangyayari. Sabi ko, noon ka mo to, sa unang ano ko pa lang, nag-uumpisa pa lang tayo. Huwag sanang dumating yung panahon na magkakaroon na ng rebellion. I'm not encouraging everyone na mag-ano kayo. Pero pag dumating yung sobrang pagkagutom na, iilan ng sundalo ng Pilipinas, iilan ng pulis ng Pilipinas, pag nagkagulo ba, kaya ba nilang tigilan lahat? Siguro, at this point, medyo okay-okay pa tayo. At yung iba sa atin, eh, hindi na. So, wala naman ako magagawa. What can I do? Vlogger lang ako. Hindi naman ako presidente. Hindi naman ako makapangyarihan. But, I'm sharing my idea, pero kayo na bahala mag-isip. Some of you might know what I am thinking right now, and some of you are not. Pero wala tayong magagawa dun. It's your own opinion, so we have to respect that. Ang kukontra dito sa akin, siguro tingin ko sa video ko is, ano, mga doktor lang naman. At saka yung mga galing-galingan. Pero anyway, it's my opinion. I didn't say anything na huwag kayo magpabakuna. Diba? Wala. Pero ito lang ang sigurado ko. The real mafias are the huge pharmaceutical. Okay. Gamot yan. Gamot na kemikal. Magkaiba ang gamot na kemikal sa gamot na natural. Galing sa katawan natin at yung herbal. So, if you're taking medicine at nasanay yung katawan mo dyan, and kung meron kang other health condition, tigilan mo. Yun na lang masasabi ko. Tigilan mo. Tignan mo kung hindi ka mamamatay. O kaya, try mo mag-switch dun sa herbal. Tignan mo, mamamatay. Kung hindi ka mamamatay. Pero ending, mamamatay ka. Bakit? Simple yung paliwanag ni Kamoto. Nasanay mo yung katawan mo sa gamot na yon. So, once you stop, stop ka din. I-stop ka din, sabi ni Kibs. Ako. Jason, meron ako leukemia 15 years na. Considered cancer survivor. I have maintenance to keep going totally free gamot ko. Fully vaccinated ako ng Sinovac. Well, congratulations to you, sir. At yan. Alam natin na may mga ganyan nag-exist na sakit. Pero, ongoing ang gamot mo. Pero don't stop. Why? Swerte ka pa na libre ang gamot mo. Because if not, ako, amoto, alam na natin kung saan tayo pupunta. That's why I don't take medicine. Ako, kamoto, I have cancer stage 3, yeah, Sir Jason. Ah. Pero, hindi ko pinakinggan yung doktor ko. Okay? Hindi ko pinakinggan. Bakit? Eh, ang gastos kaya magka-cancer, sakit pang mayaman. Eh, anyway, ito pa isa. Lahat naman tayo, kamoto, mayroong cancer cells. Okay? Sa akin, maaga na trigger kasi dun sa living, yung ano ko, yung healthy living lifestyle ko, mahilig akong kumain ng inihaw. Supposedly, ang kinamatay ni Cory Aquino, okay, cancer din. But at the age of 50 plus, dun lumalabas yan. Eh, kasi humihina ang resistensya ng mga tumatanda eh. Eh, ako naman, kamoto, since bata ko, hilig akong kumain ng mga ihaw-ihaw, lalo na yung mga, barbecue, mga itim-itim noon. Yun ang malakas makakanser. Pero aminin natin yan. Mag-search kayo, ha, kamoto, ha, do your own research. Lahat tayo merong, cancer cells. Depende na lang sa atin kung paano natin iti-trigger yun. Okay. At sasabihin nila, walang gamot sa cancer. Well, I know few people na nagso-survive sa cancer. Pero hindi sila nagte-take ng gamot. Kasi bakit? Ini-immune mo yung katawan mo, niluluto mo yung katawan mo sa gamot. Sige, magpakita nga kayo ng naka-dialysis dyan ang hindi namatay. Yung tumigil. O, di ba namatay? Pero habang dinadialysis siya, tuloy-tuloy, nakaka-survive siya. Eh, pag tinigil niya yon. O, ang punto ko doon, pag sinanay mo ang katawan mo sa ganun, survive ka. Eh, pag tinigil mo yon, patay ka. So, ganun din sa gamot. Kenneth De Los Reyes, ang mahirap kasi sa nabakunahan, pwede rin silang carrier. Kaso, di sila agad makakaramdam. Kaso, po, yung mga kasama nila sa bahay, madaling maapektuhan o mahawagan. Yes, kamoto, isa din yan. Pero, they might be infected
Pero we can never tell if they have their own antibodies. Lalo na ngayon, Kamoto, sumipa na naman yung pagtaas ng COVID-19. But they never said na, is this the new variant? Alam nyo, Kamoto, ang tataas talaga ngayon. Simple lang, bakit? Ang sakit ngayon, hindi na natin kilala ang mga lagnat, ordinaryong lagnat, rangkaso. Ang sakit ngayon, pag nilagnat ka, inubot sipon ka, may COVID ka na. Tataas talaga. And now, ano ngayon, flu season ngayon. Sa Amerika, kung flu season to, ay maraming patay. Sa Pilipinas, flu season, maraming buhay. Usually naman na nakikita ko eh, sa statistics ng DOH, is mga may edad na talaga yung kinukuha. Mga may edad na. Sabi ni Sir Jason, pagaling ka din, sir. I'm from Bicol, but andito ako sa Manila for check-up, PGH at ano to, NKTI. Oh, yan, sir. Pagaling ka din. Ako, mag-undergo ako ng therapy. I will be undergoing ozone therapy, chelation, and urine therapy. So, itong mga therapy na to, natural ito. Bale, ang gamutan dito, sa katawan ko mismo magagaling. Kung ano yung makuha sa katawan ko, yun din na itatake ko. Pero hindi ako gagamit ng mga, yung mga gamot-gamot na itatake ng medicine. No! Okay? So isipin nyo yun, mga Kamoto, ha? Yung pinag-usapan natin dito. Medyo kakabahan ako, bakit? Kasi this one is very serious matter. But as I was saying, it's my idea, it's my opinion. So, baka na naman sabihin ng iba. Actually, I have 1 million views na sa YouTube ko. Sa Face. Dito din, no? Nag-viral na yon. So, okay, wala akong magagawa. Ako ba nagsabing panoorin nyo ako? I'm just being honest. Gusto ko ipakita dito sa mga vlog ko yung pangit na side ko, yung magandang side ko. Kasi I don't usually vlog na maraming edit na, Kamoto. Lalo na kung mga ganitong serious matter yung pag-uusapan. Even you bash me, even you are my supporters, okay lang sa akin yan. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, hindi ako yung vlogger na plastic na maraming edit na papakita ko lang puro mababango. No. It's better for you to see my bad side rather than to see everything na mabango sa akin tapos hindi naman ako ganoon. Okay. Well, anyway, mga Kamoto, yun, maraming salamat. So, congratulations sa mga magti-TikTok sa August 6 to 15, and kung ma-extend pa yan, alright, TikTok lang ng TikTok. So, ako, makikita nyo, medyo happy-happy ako, kahit may mga nararamdaman na rin ako, pero what can we do? We have to enjoy life. Ganun na lang. Then, if I die, I'm a dying man, Kamoto. If I die, then be it. Graduate na ako. Siguro, kung makita ko kayo, kung nasa impyerno man ako, tangay na, lahat sila dun, lahat sila dun. Mahirap pa rin yung buhay, pero ako dito sa impyerno, mainit lang, pero dead na ako. Eh kung sa langit man ako, may kawawa naman. Nako, tara, magsisunod na kayo dito, masarap buhay dito. Ganun lang ako kasi. O yan, shoutout kay Empoy Palaboy from Laguna. Yan, shoutout siya, Kamoto. Alright, Kamoto, update tayo ha. O, panoorin niyo yung interview kay Colonel Busita next week, so that would be Wednesday and Thursday, and it's the time na papunta rin ako sa May Lucena City para magpagamot. Okay, so update na tayo, Kamoto. Maraming salamat. Jello for the Go page, and have a good day.